Pwede 15, 1 piso, BSP series coins. Ito yung mga 1 piso na pangkaraniwan nating nakikita sa sirkulasyon. At sa ating pagkakaalam guys, ito ay common lamang, di po ba? Pag nakita natin makintab na ganyan eh, ang iisipin natin ay maganda lang ang kondisyon yan. Talagang ganyan ang barya, makintab. Eh paano naman po itong 1 piso na ito? 2015. Bakit hindi siya makintab? Pero sharp pa ang mga script niya. Ano kaya nangyari guys? So kung gusto mo at malaman at interesado ka sa ating magiging content ngayon, abay mas maiging tapusin mo ang video nang masagap mo lahat at makuha ang impormasyon, lalong-lalo na ikaw ay interesado sa pag-collect na ng mga barya. At tatanggalin natin ito. Sacrifice natin yung lalagyan para makilatis ng husto para po sa inyo. Ayan siya guys. 2015 Reverse Die 2. Isisecured ko na guys ang baryang ito dahil sa tingin ko para sa akin lang ay isa na naman itong variation na hindi pa na i-re-record sa n.mimisto.com. At pag-aaralan natin yan, kukuha tayo ng mga prueba, ebidensya para mapagtibay kung anong klaseng variation itong ating 2015. Hey guys, welcome back to my channel, Galimay Online. Samahan niyo ulit ako sa isa na namang makabuluhang topic at impormasyon. At bago lang tayo magtuloy-tuloy, at kung bago ka lang, siyempre sa ating channel, subscribe, like, comment, and hit the notification bell para palagi kang updated. Okay guys, ating content, 2015 1 piso BSP series coins. Natuklasan natin, meron tayong isang nakuha. Itong hawak ko ngayon, 2015 na glossy type, no, mirror type shiny coins, di ba? Pag nakakita tayo ng ganito eh, isipin natin, wow, ganda, bago, di po ba? Yan agad ang ating maiisip. Common coin, ika nga, no? Pero kung ikaw ay familiar rin na sa pagkukulik, kung lalaliman mo ang iyong pagsusuri sa mga barya, gamitin natin yung ating internet at malalaman mo kung bakit ganito ang iyari sa isang 2015 na ito. Pareho lang silang die to guys, no? At ay ang ating magiging punto ngayon. Alam mo kasi sa totoo lang mayroon tatlong klaseng finishes na tinatawag ang mga coins. Yung po yung yun nga, yung glossy type, finish, yung antique type, at matte type. So kung napanood yung ating content nung nakaraan, di ba, tinalaki natin yung matte coins, di ba? Bibigyan na lang natin nang sa ganun eh, yung mga bago eh baka amot sila. So ito yung sinasabi natin ng matte finish. What is matte coin? Do you know the matte finish? It sounds like a smoggy. Tama ba? Smoggy, no? Appearance. At ito yung examples. Foreign coin itong ating na-examples. At kung ngayon pa lang mapapansin nyo, ganda ikahawid yung ating 2015 eh. Yung kanyang appearance, yung matte finish. The effect of matte finish likes the surface of round glass. It's so neutral looking, not so bright. And all the matte, it is no glare, not dazzling, and conveys to people with a stable, simple, but elegant. So yung definition, ano, there are mainly matte gold, matte silver, matte nickel, matte copper finish, or costume coin. So ito yung example ng matte coin. Ito yung standard, no, sa Amerika. So ito yung isa rin larawan ng matte coin. Hindi talaga siya shiny. At ito rin. Diba? So, pwede rin nga maging parang tone coin ang mga matte coin kasi nagkakaroon siya ng chemical reaction. At sinasuggest ko sa inyo guys na kung meron naman kayong internet dyan sa inyong mga bahay, ilaliman ninyo ang pag-research tungkol dito, no, sa matte. So, may nag-chat dito, isa sa ating taga-subaybay. Sandali lang guys, no? Ay, sabi niya kasi may tinanong siya, maraming mid-classed coin ang ganito. Yan, ito yung si Dennis
sabi niya, okay idol, dagdag na lang sa collection ko, salamat. So reply na lang natin guys, para at least acknowledgement. So salamat. Ayan, so tuloy-tuloy na yan. 1 piso magnetic. Tingnan natin yung record. Parang kapo lang ito rin yung ating content tungkol sa 2015, no? At kasi natuklasan ko yung parang mat na yan, 2015. Kaya balik tayo sa 2015. Siyempre, so dapat araw-araw meron tayong na itatopic para sa inyo. Siyempre, ito 2015 guys, no? Ang ating punto, ang ating focus ngayon 2015 ay itong reverse 2 na nasa unahan na yan na 18%, diba? Dito sa record walang nakalagay na kung meron pa bang ibang variation itong 2015 reverse 2, kasi yung ating dalawang barya ngayon, yung isang glossy, no? Yung isang shiny at yung isang parang matte, di po ba? Pareho silang reverse 2. So ibig sabihin, kung pag nagkataon, kung matte talaga yung isa na yun, ay dapat hindi magtatagal pag nag-update at pag natuklasan na yan ng mga collectors, ng mga numismatic dito sa yung mga membro dito sa n.numista.com, hindi magtatagal, maaaring ma-update yan, di ba? At sa ngayon, no, siguro wag muna tayo mag-focus kung magkano ang mga presyo at magkano ang value at magkakaroon tayo ng mga series, diba, para sa mga variation ng mga barya. Importante kasi muna na matuto tayo at malaman natin, at patuloy kasi tayong nag-i-explore, nagma-maximize sa ating mga pagre-research, pagkikilatis dito sa ating mga BSP series queen, diba? At meron naman tayong natutuklasan, diba? Kahit papaano, hindi sarado, hindi sarado ang ating pintuan kung tayo ay talagang gustong may matuklasan. Okay, dito na tayo sa last part ng ating topic ngayon. Papakita ko na sa inyo yung ating 2015. Inuulit ko, parehong die, reverse die 2 ang dalawang ito. At ito yung ating 2015 na hindi ko pa naman kiniklaim na talagang mati. Kaya lang ang gumawa tayo ng konting mga research para maihalin tulad doon sa standard ng matte coin, di ba? Yung finish, matte finish. At titingnan mo itong 2015 natin na ito, talagang halos kapareho yung description, yung definition sa pagiging matte coin ay katangian itong 1 piso 2015 natin, di po ba? So tingnan nyo mabuti. At hinahayaan ko din naman kayo na kayo ay musga o magbigay ng opinion, di ba? Kung kayo bukas ang isipan ninyo sa pagkukulik ito, pag-explore sa mga barya, kahit hindi malayo na maaaring matcoin nga ito . Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mga variation . 'Di ba? Yung mga die lang na die 1 2 3, may ABCD pa nga tinatawag sa mga bimetallic. At ganun din sa mga 1 piso syempre. At maaaring itong ating isang hawak. Kaya ako sa inyo, ngayon pa lang i-check niyo na inyong mga barya guys. 2015, kahit hindi sa 2015, tingnan ninyo, baka meron din. At sa ngayon, di ba natin masasabi, at least advance tayo, ina-advance natin yung ating pwedeng matuklasan, di po ba? At isa din sa palatandaan, no, kung kayo makakahawak ng ganito, yung Republika ng Pilipinas ay mas malapad kumpara dito sa mga glossy coin. Itong glossy coin, yung Republika ng Pilipinas dito ay medyo maninipis ang letra . Dito sa parang matte coin na ito yun nga, malalapad. So meron na kayong meron na kayong tip, meron na kayong palatandaan na binigay ko dyan. Yan, tignan nyo naman, diba? So naiiba, hindi naman sila talagang parehong-pareho kung inyong mapapansin, ang layo, di po ba? So ayan ang ating content ngayon. Alright, maraming salamat guys. No, hanggang sa muli, huwag kalilimutang mag-subscribe. Comment din kayo at i-like ang video. Pwede nyo na rin pakishare, no? So, God bless you all po. Kita-kits next time.